co-founder of Beautiful Heart Foundation. At isa sa aming class of Beautiful Heart Foundation is to care for the sick, the elderly, and the dying. So somehow we have the same common problem of caring for the disabled. So they also belong to the people who are sick, anyway, physically attacked. So siguro pwede ba tayong magpagsabayan later on sa ating as we go to the people and bring our definitely, yeah, we will explore that para mas lalawak po yung coverage ng resepisyo natin na nasa mga sektor. Malaking bagay sa atin yung pagtulong sa kapwa. Yan po ang importante. Kasi nasanay na tayo sa politiko na lumalabas lang sila tuwing eleksyon. Tayo kahit na walang eleksyon, nandiyan tayo. Yeah, as medical doctors na ho, parang pinalawak lang natin. Kasi kung doktor mo tayo, confined na ho within our community. Palagay ko po, panahon na talaga para magkaroon ng maraming doktor dyan sa Kongreso, no? Unang-una, marami tayong mga batas na dapat na ilagay dyan. Katulad ng pag-implement ng tama, no? Yung traditional Alternative Medicine Act, no? Kailangan i-push natin yan, yung traditional medicine. Alam natin na sa Pilipinas, napakaraming mga therapeutic herbs and oils, no? Ang problema lang, kulang sa implementasyon, kulang sa kit, no? Kaya kung nasa Kongreso tayo, palagay ko, the promotion of alternative medicine of therapeutic herbs will lower the cost of medical treatment. Hindi tayo dapat umasa dyan sa mga multinational drug companies. Kaya dahil sila nagpapataas ng presyo ng gamot. Nangyayari tuloy, ang kawawang may hirap, namamatay dahil sa sobrang mahal ng gamot. Pag kami nasa Kongreso, isiguraduhin namin na ipababagsak namin ang presyo ng gamot. Yan na po. Ewan ko ako nasa sector of the disabled. But I'll try to situate na pag ako'y naluklok na doon sa Kongreso rin, isa po yan na talaga sasama ako sa grupo ng mga magpupos yung mga sinasabi nyo, mga issues na ganyan. Okay, so sa ating mga audience, so nakita nyo ang dalawang manggagamot na pinipili na iwanan muna sandali. Hindi naman talaga iwanan, kundi lalo pa kami naging busy na araw-araw. Alas araw-araw may free clinic ang ginagawa dito sa mga okay, no. At may hirap na lugar. Sige. Una tayong pwedeng ipromise sa kanila, unang-una, pinag-doktor, yung ikabubuti ng kanilang kalusugan. More than that, no? Marami pa tayong magagawa. Once again, maraming salamat.